It has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Come on! Alam niyo po ba, sa pagtaas niyo ng kamay, kung sa mundo, makukulong ka sa Panginoon, lalaya ka. Amen! Kaya, pwede ba itaas ulit natin ang ating kamay at iwagayway? Hey! Are you ready? Can I hear your shout? Can I hear your shout? Come on! Hey! I've gotta let you know that I'm so thankful for everything you've done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up, everybody give Him glory. Hands up, everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Whoa. I've got to let you know that I'm so thankful for everything you've done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Hey! Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for God is worthy. Whoa. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give Him all the glory, for God is worthy. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. If you love Him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Glory, for our God is worthy. Oh, 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 oh.
Everybody shout your praise out loud and say with everything, give him all the glory, for God is worthy. Oh, oh, oh. Di ba kapag mahal mo, hindi ka tumitigil? Tignan mo kayo katabi mo. Sabi sa kanta, if you love him, don't stop, praise him. If you love him, put your hands up. Come on, everybody sing. If you love him. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Come on, we jump. Nobody who can love me, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. If you love me, hey! If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Come on, everybody, jump! Hey! Everybody shout your praise aloud and say with everything, give him all the glory, for God is worthy. Whoa, whoa, whoa. Hey! Everybody shout your praise aloud and say with everything, give him all the glory, for God is worthy. Whoa, whoa, whoa. Thank you. We surrender everything to you right now. Lahat, Lord, ng naging stronghold sa amin, Lord. I know this is the time, Lord, that you will break every chain in our lives today. And Lord, sa pagtaas namin ng kamay, Lord, we lift up everything to you. We surrender everything to you. Lahat ng pangit, Lord, lahat ng maganda, it all belongs to you. Lord, you showed us na ikaw lang sa buhay namin, sapat na. And Lord, yung pagmamahal na pinaramdam mo sa bawat isa sa amin, hindi namin yun mararamdaman sa mundong ito. Only you, Lord, can fulfill our hearts. Only you, Lord, can satisfy our hearts. Come on, lift up your hands. Satisfy me.
Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Satisfy me. Ooh, you satisfy me. Oh. My constant request above all of things. Every hour awake, be near me. Oh. Though I've tasted and seen of your great love, show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Spirit fall. Open up heaven. Satisfies me, Lord, we run, Lord, we run, Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. Show up your glory, let heaven invade. We're waiting with worship, we're waiting with praise. For the almighty presence, I've got to invade. Come on, leave me astounded, leave me amazed. Show up your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise. For the almighty presence, I've got to invade. Leave me astounded. Leave me amazed. Show me glory. Let heaven invade. To invade, Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Though we run into your loving arms.
Spirit fall. Spirit fall. Open up heaven's door. We're waiting with the worship for more. You're the only love that satisfies me. Come on, leave me astounded, Lord. Leave me astounded. Leave me amazed. Show up your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise. For the almighty presence of God to invade. You're the only one that satisfies. Lord, we are laying down all our desires, all our worldly possessions here on earth, Lord. We are laying down everything because we know, Lord, that you are the only satisfaction in our lives, Lord. We surrender everything to you. We surrender to your will. Thank you, Lord, for everything you have done for us. Lord, that's why we lift our hands to you. Kasi hindi namin kaya ang lahat ng bagay, Lord. We just give everything. We just surrender everything to you because we know, Lord, that everything is possible for you, Lord. Everything, Lord. Everything, Lord, is possible. Kaya, Lord, today, we claim victory in our lives. We claim victory in our lives today, Lord. We just want to thank you, Lord. We want to say, I love you, Lord. Come on, let's say, I love you, Lord. We honor you. We love you. In Jesus' name, we pray. Amen, amen. Woo! Bigyan natin ng the best club si Lord. He is the best God. Are you excited for this afternoon? Pwede bang bigyan mo ng ngiti yung katabi mo sa kaliwa at sa kanan? Tapos high-five-an mo, sabi mo sa kanya, welcome home. No? So, welcome po sa ating third worship. It is on-site and you are blessed that you are here. Now, sino yung masayang-masaya? Sumigaw nga ng masayang-masaya.
Yung mga masasaya dito, pwede na tayong maupo in the presence of God. And just want to acknowledge all the first-timers na naandito ngayon. So, pwede po ba na dito sa bandang harapan, punta po kayo? Yan. So, basta sa pamilya, excited lagi tayo. Sa pamilya, masaya lagi tayo. So, gusto kong i-acknowledge din, first of all, yung mga first-timers natin in the house. Now, bigyan natin ng the best clap, yung mga first-timers natin. Welcome po kayo sa third worship ng ating spiritual family. And we are looking forward na ito ay magiging one worship na lang palagi. Kasi nagpe-pray tayo ng malaking lugar. Amen? Amen. Lagi tayong sama-sama. Makakasama natin yung 7 o'clock. Makakasama natin yung 9 o'clock. Yung 10 o'clock, sama-sama tayo. At syempre, itong mga nasa 5 o'clock. No, pero ang pinaka-importante sa lahat mga kasama, yung mga kasama natin, hindi lang dito sa online, hindi lang dito sa onsite, maging sa online. No, shout out sa lahat ng mga nasa online natin, ng mga kapatid natin, especially sa Hong Kong, yung mga kasama natin na nag-online sa Hong Kong. So, shout out, pwede kayong mag-mention, no, pwede kayong mag-comment, at para maramdaman natin, nakasama po kayo. Kasama din natin ngayon yung Raining Light Masbate. No, kasama din natin yung mga taga-Raining Light Masbate, pwedeng paki-mention din po sila, at pwede kayong mag-comment sa ating online. And also, gusto ko rin pong batiin yung pong mga nasa Pangasinan natin. No, and then meron din po tayo sa Tarlac, no? So meron din tayo sa Tarlac at alam natin na may matinding gagawin si Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Are you excited for the word? Yes. No, at i-ready niyo po ang inyong ballpen, ang inyong notebook at isulat niyo yung mga bagay na marireceive niyo kasi magagamit po ninyo ito sa pang-araw-araw na buhay. Nabanggit ko na pa. Liangga Surigao. Ay, oo nga, nabanggit ko. Hindi ko nabanggit pala. Sa mga taga Surigao, no? Surigao del Sur. So, naandyan, no? Shout out sa mga taga Surigao. Pwede po kayong mag-comment, pwede kayong mag-mention. No? I-share nyo po sa mga group chat ninyo para po at least makakonnect po kayo kahit online. So, ngayon po ay matindi na ang ginagawa ni Lord at walang naiiwan. Lahat tayo sabay-sabay, sama-sama. So, kaya po, i-share ninyo ito sa iba para marami po tayong matulungang mga tao na makasunod at yung buhay nila ay maging kaaya-aya sa Diyos. So, yun po yung hangarin natin, mga kapatid, na ang buhay natin naka-align doon sa Holy Spirit ni Lord. At tandaan natin, mga kapatid, na ang Holy Spirit ni Lord ay person. Our God is a God. He is a person. He is a powerful person. Kaya masarap na kasama mo yung kapalagayang loob mo. So, dapat kapag ka tayo ay susunod sa Panginoon, importante na naka-align ka sa Kanya, palagay ang loob ni Lord sa'yo, at syempre, palagay ang loob mo kay Lord. So, hindi kayo nagkakailangan, syempre. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng relasyon. So, kaya, yan po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, na ang buhay natin, dapat kasama natin ang Espiritu Santo. It is all about living in the Spirit. Kailangan na matutunan natin paano tayo mabubuhay sa Espiritu. So we need to be conscious every day ng buhay po natin. Tandaan natin na si Lord, hindi po siya religion. Si Lord po ay person and He wants relationship. And every relationship, kailangan po ng faithfulness. Nakaranas na po ba kayo na may karelasyon kayo pero hindi faithful? Yung tapat siya, kapag kasama ka lang at kapag hindi na, taksil na siya. Tapos, hindi siya magpapahuli sa'yo. So, magaling siyang magtago. Tandaan niyo po, kahit na magaling kang magtago, ang mali ay mali. So, mahalaga po na conscious tayo sa damdamin ng Santong Espiritu at iniaalay natin doon yung ating buhay. Kaya mahalaga po na naiintindihan natin ang mga bagay na ito sa pamumuhay patungkol sa espiritual. Kasi ang hangarin po natin, gusto natin ang bawat isa sa atin mag-grow. Ang bawat isa sa atin mag-mature. So, ang buhay po sa pagsunod sa Panginoon, paglalakbay. Hindi ho one-time
big time experience. So hindi huminsanan lang si Lord, panghabang buhay si Lord. Kay Lord, meron forever. Pero sa tao, palaging if ever. So, ito yung pamumuhay na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Dapat mabuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po yung sinabi ng verse na kung saan dapat maging malinaw sa atin. Ang John chapter 3 verse 6. No, tingnan niyo po yung sinabi ng John chapter 3 verse 6. At yan po yung maganda na makuha ng bawat isa sa atin, maipamuhay natin at maintindihan. So, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. So, tingnan natin, pansinin natin mabuti na kapag daw nabubuhay sa laman, no, pagka ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, yun po yung bagay sa buhay natin na karanasan. No, dapat ipanganak tayo doon sa Espiritu, doon sa spiritual realm. At pagka naunawaan natin ito, meron po itong responsibility. Sabay-sabay nga po, responsibility. So, ang ipinanganak ng Espiritu Santo ay ipinapanganak sa Espiritu, ngunit ang ipinapanganak sa laman ay laman. So, ibig sabihin yan, dalawang bagay. We are on the flesh. And then, yung Spirit natin, dapat, ang Espiritu ng Panginoon, dapat ay iniluwal din siya. Pinanganak siya ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya, mahalaga sa atin na i-align mo ang sarili mo doon sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa gusto natin. Sapagkat merong sinabi doon sa verse 14, Romans chapter 8. No, Romans chapter 8 verse 14. At ang ganda nito, mga kasama. No, sabi ng 14, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. So kapag daw pinangungunahan ka ng Espiritu Santo, ikaw ay anak ng Panginoon. Sino po yung masayang-masaya na naiintindihan mo mga bagay na ito ngayon? So, tingnan niyong mabuti kung ano yung gagawin ng Espiritu sa atin. The Holy Spirit testifies. Sabi ng verse 16. Tingnan niyong mabuti itong verse na to. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, it is very crucial to live with the Holy Spirit, to live in the Holy Spirit. Alam nyo, maraming mga tao namumroblema dito. Marami kasing mga tao, when we talk about human being, ang mga tao po kasi matatalino. Tingnan mo ngayon katabi mo, matalino ba yan? Oh. So, yun po yung problema natin. No, na sometimes, ang mga tao, normally, meron silang tinatawag na human intellect. And then, hindi lang human intellect, meron din human feelings or emotion, passion. Yan po yun. Meron po mga tao dyan. Sabi mo sa katabi mo, may isipan ka ba? Yan. Meron ka bang damdamin? Meron din, di ba? So, yung damdamin na yun yung ating feelings, yun yung ating emotion, yun yung ating passion, and meron ka rin bang will o kalooban? So, it is all about human. And the tendency of human nature as a natural man, malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Yun po yung original na kagisnan natin, pinanganak ka na ang ating mga ninuno, malayo na sa Diyos, pero religyoso. Nagcha-church, nagbabasa ng Bible, umaattend ng cell group, pero di sumusunod kay Lord. Tapos pagka merong pagkakataon na gumawa ng mali, sumisingit pa rin. Suma-sideline. No, tandaan nyo, sa bawat relasyon nangangailangan ng katapatan. At ayaw ng Diyos ng kataksilan. Ayaw ng Diyos ng kasinungalingan. Kaya mahalaga sa buhay natin na ang pamumuhay natin, nabubuhay tayo sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. At hindi sa kagustuhan natin. Dumating na ba sa isipan ninyo na naisip mo na ayaw mo na sumunod kay Lord?
parang kalokohan ng pagsunod kay Lord. Parang ginagawa kaming uto-uto ah. Hello? Naisip mo na ba yan? Yung bang, parang mali na si Pastor ah. At ako na ang tama. Nag-get niyo po ba mga kasama? Hindi ako magpapakatanda, magpapakahirap na dito para magturo sa inyo na mali. Sometimes, ang human intellect, yun ang problema kung bakit hindi makapag-work ang Holy Spirit sa life natin. So, ang Holy Spirit is a person. So, dapat ang persona ng Espiritu Santo, yun ang sinusunod natin, hindi yung naiisip natin. Naranasan nyo na rin ba na naramdaman mo na parang ayaw mo mag-church? Tignan mo yung katabi mo, buti na lang nandito ka ngayon, ha? Legit, nararamdaman mo, naisip mo na, naramdaman mo pa, parang hakatamad mag-church, maulan. Pero congratulations sa lahat ng mga nandito ngayon. Kahit malakas ang ulan, nandito ka ngayon. So, ramdam na ramdam mo na talagang kailangan mong nandito ka. Bakit kailangan mo nandito? Kasi nagmamahal ka. At alam mong mahal ka ng Diyos. So this is not all about religion, but it is all about your relationship with God. So kaya kapag ka ikaw ay nagmamahal, hindi ka napipigilan. At kapag ka ikaw ay totoong nagmamahal, hindi ka taksil. Hello? Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo, pagka nagmamahal, dapat tapat. No, yung mag-asawa, parang ano eh, tapat daw. May damdamin eh, may damdamin, no? So yun po yung problema natin, sometimes it is all about the human intellect, the human feelings, the human emotion, the human passion, na nadadivert lagi palayo kay Lord. And then yung human will, yan po yung problem natin, mga kasama. Bawat isang persona, meron siyang kaisipan, bawat isang persona, meron siyang damdamin, bawat persona, meron siyang gustong gawin, pero ang problema, pagka minsan, hindi natin masunod kung anong gustong ipagawa ng Diyos. So what kind of life na meron po tayo? Anong klaseng buhay na meron tayo? Sometimes we are operating our lives because of the experiences na na-experience natin at nakikita natin, ginagaya natin ng ibang mga tao. So hindi po ganun ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang gusto po ng Diyos sa bawat isa sa atin, mabuhay tayo na ang Diyos ay naluluwalhati natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ang gabay ng buhay natin, it is all about the Holy Spirit of God. So, siya ang nausaunahan, sumusunod ka lang. Kung ano ang gusto niya, huwag ka nang kumontra. Nag-get niyo po ba, mga kapatid? So, dapat mahalaga po na meron tayong ganong understanding kasi ang gusto ng Panginoon, submissive tayo. Ang gusto ng Panginoon, obedient tayo. Tinanggal na ng Panginoon ang espiritu ng pagre-rebelde. Tinanggal na ng Panginoon ang espiritu ng kayabangan. Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Come on! Kahit pa anong pakiramdam mo, hindi lahat ng pakiramdam mo parang tama ay tama. At hindi porke napakatalino mo, lahat ng iniisip mo tama. Pwede bang pagdudahan mo rin ang iyong karunungan minsan? At pwede bang pagdudahan mo rin ang nararamdaman mo minsan? Pagdudahan mo na lahat sa mundong ito, wag lang si Lord. Come on, bigyan natin the best clap si Lord. Sino dito yung aaming ka na sa buhay mo minsan may pinagagawa sa iyo si Lord, di mo nasunod? So, yung willingness natin, sometimes it is the problem. May gustong ipagawa si Lord, pero ayaw mo. Hello? Sino may naiintindihan? Dumarating ba ang mga bagay na yun? Subukan ninyo, mga kasama. Naranasan mo na bang may naasar sa'yo? Pinaisbook ka pa? Tama? Tapos, yung damdamin mo nagpupuyos, parang sarap mag-reply dito ah. Tama? So, yan yung mga bagay na sa buhay natin, sometimes, hindi tayo nagre-react ng tama. Kaya hindi minsan magawa ang kalooban ng Diyos kasi ang naghahari sa atin yung karunungan ng tao. Minsan, yung nararamdaman ng tao. Minsan, yung kagustuhan ng tao. Kaya ngayong hapong ito, mahalaga na maging maingat tayo paano tayo mabubuhay.
No, and we need to understand the enemy's tactics is all about deception. So you need not to be deceived. Pakisabi sa katabi, dapat hindi ka nadideceive. Dapat hindi ka nadadaya. Dapat hindi ka rin nauuto. Dapat may karunungan tayo. Tagiget niyo po ba? Sino dito excited na may karunungan dapat ang bawat isa sa atin? So napaka-importante ng Holy Spirit sa atin na i-align mo yung sarili mo, susunod ka, at gagawin mo kung ano mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Why? The Holy Spirit testifies within our spirit that we belong to God. And if we are belong to God, the Holy Spirit helps us to follow the precepts of God in our life. So kaya mga kasama, mahalaga sa buhay natin na tayo ay hindi nadadaya ng kaaway. We need to respect, we need to honor the Holy Spirit of God in our journey. So we need to live with the Holy Spirit. Ang buhay mo dapat puspos ng Espiritu Santo. And when I learned this, ito lang po yung naging prayer ko, Lord, huwag kitang ma-misrepresent. Huwag kitang ma-misrepresent. Lord, sinisituit ko na bawat gagawin ko, bawat sasabihin ko, Lord, sana kung anong gusto mong sabihin, sabihin ko. At kung anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. That is my second prayer. Lord, what do you want me to do in this present time? In this very moment, what do you want me to do? Here I am, Lord, and I will obey you. So that's my prayer. Dalawang bagay na pinapanalangin ko palagi kapag ako'y may kausap, kapag ako'y may ginagawa, it is for God's greater glory. So kaya, mga kasama, mahalaga na hindi tayo nadadaya ng Panginoon, nadadaya ng kaaway ng Panginoon at ipinamumuhay natin siya. So we need to be wise. Pakisabi, we need to be wise. And do not deceive according to your behavior. No? So let us understand these things. The greatest deception of how we live and how we behave of the enemy is all about the lies. Yung mga kasinungalingan. Kasinungalingan ng isipan, kasinungalingan ng damdamin, kasinungalingan ng kalooban. So look at this. We live according to the human mind but not according to the Spirit of God. Yun po yung malaking problema natin, mga kasama. We live according to human mind but not according to the Holy Spirit of God. So kahit na anong talino ko, kahit na anong talino mo, hindi na mahalaga yung talino natin. Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. So sino dito yung masayang-masaya ka na kahit matalino ka, you still honor God and respect God. So, sa buhay natin, mahalaga pong matutunan natin ng mga bagay na yan. So, not everything you think right is right. I just want to reiterate this statement. Not everything you think right is right. And not everything you think wrong is wrong. Hindi ho porke iniisip mong mali ay mali na. At hindi ho porke iniisip mong tama ay tama na. Ang totoong tama yung sinasabi ng Panginoon. Ang totoong tama, yung isipan mo dapat nakasakop sa isipan ng Panginoon. Kasi mas matalinong di hamak sa'yo si Lord. Hello? Sino dito yung parang minsan, Lord, para ka namang kakaiba ka, Lord. Baliktad ka talaga. Kung gusto mo magkaroon ako, sabi mo magbigay. Baliktad talaga minsan eh. So sobrang talino ng tao, sabi mo, kung gusto mo talagang maging dakila, maglingkod, iba talaga si Lord. Tama po ba mga kasama? So, ang mga tao, merong tendency laging magkamali. Kaya lang, hindi lahat umaamin. So, mahalaga talaga sa buhay natin na marunong tayo mag-recognize na may mas matalino sa atin. Na kahit na tayo matalino, pwede tayo magkamali. At hindi porke lahat ng iniisip mong tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord. At porke iniisip mong mali, eh hindi mali. Ang tama yung sinasabi ni Lord. So wag na wag mong kukontrahin si Lord. No, pakisabi sa katabi, wag kukontrahin si Lord. Hindi lahat na naiisip mong tama ay tama. No, kaya mga kasama, wag kayo masyadong magpatangay sa inyong katalinuhan. Dapat ma-develop sa ating puso ang pagsunod. Sapagkat hindi lahat na matalino, masunurin.
Pero hindi titingnan ng Diyos ang iyong talino, ang titingnan ng Diyos ang iyong karakter. Sapagkat ang anak ng Diyos, totoong masunurin. Kaya pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, ang totoong anak ng Diyos, hindi masuhayin, kundi masunurin. Sino dito yung excited ka na maintindihan mo mga bagay na to? No, ang sabi ng verse, Isaiah chapter 55, verse 9, no? Isaiah 55, verse 9. Ito yung verse na kung saan nagre-remind sa bawat isa sa atin na hindi tayo, kahit na ikaw ang pinakamatalino, hindi tayo dapat magmalaki sa Diyos. Sabi ng Panginoon, as the heavens are higher than the earth. So pinakita agad niya yung distance. Pakisabi sa katabi, may distansya agad. Hindi pwedeng pumantay. May mas mataas sa atin. Amen. So, as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. So, ang ganda maintindihan nito mga bagay nito. Kahit iniisip kong tama, kailangan ko i-consult ang word ni Lord. Hello? Sino dito yung minsan ang galing-galing mo na sarili mo na lang ang sinusunod mo? Na hindi ka na nga nagbabasa ng Bible, ang galing mo pa. Tandaan nyo po, basta hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka magaling. Sa dami-dami ng inaral mo, salita pa ng Diyos ang iniwanan mo. Dami mong binasa, dami mong binrouse, dami mong pinagtuunan ng lahat na lang ng book. Pagka tinanong ka, you are well informed. Pati Facebook. Pero problema, bakit yung book hindi mo ma-face? Face the book. And what is the book? And the book is the Word of God. So yan po yung mag-i-enlighten sa atin. At pag may nabasa ka, na ikukorek mo, i-align mo ang sarili mo, yes, Lord, I will follow. When you said, Lord, it is done. No buts, no ifs, no conditions. So, basta sinabi ni Lord, mas magaling sa akin si Lord. At madali ako umamin. No, pag mali, Lord, sorry. Hindi yan para dyan. Patawarin mo ako, Lord, kung nagkamali ako. Pero yung gusto mo, Lord, yung paraan mo, doon tayo. No, madaling kausap. Dapat yung mga tao, mga anak ng Diyos, nagkakamali tayo, pero maganda umaamin. Sino dito yung aamin ka na nag-decision ka ng mali? Taas ang kamay. Kasi ang feeling mo, ang galing-galing mo na. No, sa bawat decision natin na mali, tandaan nyo, nagiging miserable buhay mo. Nagkikreate ka ng problem. Pakisabi, problem. At kapag may problem ka na, you are in darkness. Totoo ba na kapag ka ikaw yung namumroblema, nadidimlan ka? So, ang maganda ngayon, maintindihan natin na kahit na tayo ay nagkamali, kahit na tayo nasa kadiliman, pwede pa lang i-correct ang ating isipan. Yung iba kasi mali na, ginigit pa silang tama. Huwag niyong papakialaman yung aking karunungan. Dapat hindi babangga ang, huwag niyong babanggain ang karunungan. Mga ganun eh, no? Tandaan niyo po, kayang-kayang banggain ang karunungan mo, kayang-kayang banggain ang salita ng Diyos. At pag nagkabangga kayo ng salita ng Diyos, pakiusap naman, tumungo ka. I-acknowledge mo yung kanyang power, i-acknowledge mo yung kanyang authority. So kahit na ikaw ang pinaka-genius, tandaan mo, may pagkakamali ka pa rin. Sabi sa akin, Pastor, paano pa pag dumating po yung ano, yung AI season, na lahat po talaga, wala na kailangan ng trabawin, yung pong mga artificial na lang intelligence ang nag-work. Sabi ko, basta gawa ng tao may palpak. Pero pag gawa ni Lord, perfect. Kahit anong intelligent ng tao na kung maniwala kayo, papalpak yan. Pero si Lord, perfect. Kung gusto mong perfect ka, eh di doon ka kay Lord. So huwag kang matakot kung anumang bagay na ito. Bakit? Si Lord ang bahala. He is in control of everything. Kung gaano man katatalino ang mga taong ito sa kanilang paningin, gumawa man sila ng sarili nilang community sa iba't ibang planeta, God is still who is in control. The more na tayo ay umaangat dahil sa ating kayabangan, sa karunungan ng Diyos, the more na tayo nakakaproblema. Kaya kung gusto nyo maiwasan ang problema, sumuko lang sa Panginoon. No, sino dito yung excited ka? Alam mo na kung anong gagawin. So we need to live according to the Spirit of God and not according to our intellect.
not on your mind. Do not rely on your mind. Kahit na ikaw ang pinakamatalino, nagkakamali pa rin. So, hindi mo natin kailangan maging perfecto at kung nagkamali tayo, mag-sorry agad tayo sa Lord. Lord, mula ngayon, susunod ako sa'yo. So, pwedeng ang nagdadrive ng buhay mo, yung talino mo. So, si Lord, wala nang puwang sa'yo. Are you with me? Yung mga diskarte mo sa buhay, na along the way, hindi mo na-anticipate, meron palang future problem. Kasi, sige ka lang diskarte, ang galing-galing mo. Alam niyo, maraming mga tao, kapag problemado na, doon naalala si Lord. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi mangyayari sa amin yan. Christian kami. Lalo kang mag-ingat kung ikaw ay Christian. Kasi kapag Kristiyano ka, dapat talaga hindi mo lang feeling, dapat may selyo ng Holy Spirit. Pinangungunahan ka dapat ng Espiritu Santo, hindi yung talino mo lang. So, pakisabi sa katabi, minsan, aminin mo rin na ikaw ay may kulang. Kasi yung iba talaga ayaw umamin na may kulang sila eh. So, we need God in our life. Sino dito yung aamin ka, kailangan mo ang Diyos? Amen. Lord, I need you. Malakas pa ako. May pwede pa akong gawin, Lord. Kailangan kita. Alam niyo mga tao, pag malakas, may kayang gawin, titira ng titira yan. Pero pag nanghihina na sa dulo, Lord, pakitulungan mo ako. Sabi ni Lord, ikaw naman na may gawa niyan eh. Siyado kang matalino eh. Siyado kang magaling. Nagigat niyo po ba mga kasama? So, hindi makakilos sometimes ang Holy Spirit sa atin because nahahadlangan siya ng ating intellect. So when God said, it is done. Kahit na yan ay hindi abot ng pinakamatalino mong kaisipan, ang salita ng Diyos mangyayari. Kahit hindi mo siya maunawaan. So hindi mo kailangang maunawaan bago mo gawin. Sundin mo siya, maunawaan mo. So ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi, buti nila naka-attend ako ngayon. So hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos because of human intellect. Hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos, pangalawa, because of human emotion. So tandaan natin, we live according to human emotion and not according to the Spirit of God. Naranasan nyo na po ba mga kasama na ramdam na ramdam mo? Sino dito yung meron kang palaging nararamdaman? Tandaan nyo po, ang pakiramdam, tama yan na nararamdaman mo, pero ang tendency niya minsan, ilayo ko sa Diyos. Hindi porke naramdaman mo, tama. Pakisabi sa katabi, buti na lang talaga. Hindi porke naramdaman mo, tama na yan. No? At ito yung bagay na dapat maunawaan nating mabuti. Dapat yung Holy Spirit talaga naglilid sa atin, tama yon. No, tama po yon. So, we need to understand these things. We live according in human emotion and not according to the Spirit of God. So, bigyan ko po kayo ng iisipin. Tingnan nyo po ito, mga kasama, at gusto ko pong hindi nyo lang po isipin, maramdaman nyo rin. Sabi po, not everything we love to do is right. Hindi po porke gusto mong gawin, tama. Hello? Marami ka bang gustong gawin? Di ba tayo, lalo na yung mga kabataan, gigil na gigil, yes! Gustong-gusto kong gawin to. So, driven sometimes ang ating emosyon. Tama po ba? So, naiisip mo na, bakit ang mga kabataan ginagawa yun? Ako na lang ang hindi. Dapat gawin ko rin yun. Dapat naglalato-lato din ako. Hindi porke ginagawa ng iba, gagawin mo. Hindi porke nag-i-enjoy ang iba, gagawin mo. Hindi tayo ganon. Kailangan ikukonsulta mo kung ano ang gusto ng Espiritu Santo bago mo gawin ang isang bagay. Hindi porke nagugustuhan mong gawin ang isang bagay, tama na yon. At hindi porke not everything we hate to do is wrong. Nainis ka na ba mag-devotion? Nakakainis na ba mag-devotion? Nakakatamad talaga mag-devotion. Pag-basketballin mo na lang kaya ako. Diba? Hindi lahat ng ayaw mo no, na ayaw mong gawin, mga kasama, ay mali. At hindi lahat ng gusto mong gawin, tama.
Imagine mo sa emosyon. Ayoko nung umatin sa church na yan. Ang daming bawal. Pati ba naman damdamin, pinakikialaman? Di ba okay lang naman naman in love? Sila nga, in love din iso. Ako rin. Naunawaan niyo po, mga kasama. So, mga kapatid, dapat yung emosyon mo, ang hangganan yan, yung gusto ni Lord. Hindi ko anong gusto mo. At hindi ko ano sinasabi ng mundo, yun yung gagawin natin. So kaya mga kasama, dapat ang buhay natin, led not by your emotion, but led it must be led by the Holy Spirit of God. Alam ng Lord na mayroong paglalaban sa damdamin mo. Alam mo na tama ang mag-devotion. Tama? So alam ng Lord na nagsusumikap ka na kahit tiyamat na tamad ka mag-devotion, pambira isang letra pa lang nasusulat mo, ayaw mo na. At least, nagtatry. Sa susunod, dalawang letra na. At least, nagtatry. So, alam ni Lord yung battle na ganun. Alam ng Diyos kung anong gusto mo. At alam ng Diyos kung anong ayaw mo. Pero pag pinili mo, kahit na nahihirapan ka, yung tama, ibibless ka ni Lord. Later on, masasanay ka rin yan. Magagawa mo rin yan. Naranasan nyo na, na lagi kayong pinapaalalahan ng nanay mo. Palagi na lang. Subukan nyo to. Di ba, nung bata kayo, anak, mag-toothbrush ka. Sino dito yung laging pinag-toothbrush ng nanay? Taas ang kamay. Pinag-toothbrush ng nanay. Mag-toothbrush ka. Gawin mo to, di ba? Gawin mo yan. Ayusin mo yung mga kalat dyan. Ayusin mo yung lamesa dyan. Di ba may mga, yung damit mo, yung labahin mo. Di ba may mga ginagawang ganon? Tapos, paulit-ulit yun. Halos everyday. Di ba parang naiirita ka? Alam mo, sabi mo, kulit naman ang nanay ko. Pero unknowingly, there is something happening within you. Nagiging culture mo na yon na ikaw ay maging mapag-ayos. Hindi ka nagiging magulo. Bakit? Hindi ka dapat nag-o-operate sa emotion kasi may mga bagay na tama ka pero ayaw mong gawin. At may mga bagay na mali, yan ang gustong-gusto mong gawin. Kung bakit mayroon church, gawa niyan. Pakisabi sa katabi mo, buti na lang, nandito ako. Sino dito yung may alam ka na mali na gustong-gusto mong gawin? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, tapos na siya ngayon. At sino naman dito yung alam mong tama, nahirap kang gawin? Magsisimula na siya ngayon. So, hindi lahat po ng iyong nararamdamang mali ay mali. At hindi naman yung nararamdaman mong tama ay tama. So, dapat pagdududahan mo rin ang damdamin mo. Huwag mong susundin ang damdamin mo, ayoko na dyan. In love ako eh. Sa church na yun, hindi pwede. Nakuunawaan nyo, ang emosyon, nababago yan. Tandaan nyo po, no? Pag kayo po in love ngayon, maniwala kayo, yung kasama ni, sino dito kasama niyo asawa niyo? Taas ang kamay. Yun, yung proud ang kasama asawa. Congratulations. So, alam niyo ba, mga single na nandito ngayon, magtanong kayo sa kanila. Kamustahin niyo ang buhay nila. Kung masaya ba sila sa kanilang pag-aasawa. Sino naman dito pagdating sa relasyon, palpak, taas ang kamay. Uy, liars go to church. Sino dito yung pagdating sa relasyon, sablay ka, taas ang kamay, sablay. Congratulations. No. Yung bang, lagi ka nauuto kasi yung pagmamahal mo, tibok ng tibok to eh. Nasasaktan ka na nga. Mali na nga, sinusunod mo pa yung tibok kasi hindi mo sinasunod yung tama. Dapat itibok ng puso mo kung ano yung tama. Sundin ng puso mo kung ano yung tama. At ang puso, pag tumitibok sa mali, dapat marunong kang tuldukan. Sino may naiintindihan dito, mga kasama? Hindi porke walang girlfriend, pangit. Hindi porke walang boyfriend, pangit. Pwede bang piniprepare ni Lord ang the best para sa'yo?
Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi to? Alam ko bakit sinasabi to? Mga kasama, may nakalaan talaga para sa'yo. Huwag kang magmamadali. Tanungin niyo po yung may mga asawa. Hindi lahat ng mga may asawa masaya. Hindi lahat. Yung iba dyan, nagpapanggap. Pero ang importante, may mali tayo na nakaraan, pero pwedeng itama ngayon. Kasi hindi tayo husgahan ng Diyos. Matutunan lang natin na yung emosyon natin, minsan, ganunin mo. Tibok ka ng tibok, ha? Kasi pag tumitibok na dito, na-conclude dito, yung mali nagiging tama. So mga kasama, hindi porke naramdaman mo, naisip mo, gagawin mo na. So ang pinakamalaking problema rin, pangatlong bagay, para magawa natin, masunod natin ang Espiritu Santo ng Panginoon, yung human will. So ang sinusunod natin, yung kalooban natin, yung kagustuhan natin. We live according to human will, but not according to the Spirit of God. Tandaan nyo mga kapatid, darating talaga na labag sa loob mo, pero yun ang tama. Meron namang gustong-gusto mo, hindi labag sa loob mo, yan talaga ang gusto mo, pero mali. Darating yan. Darating yan. At kapag ka dumating yan, may bubulong sa'yo. Ang kasalanan hindi nangyayari overnight. Hindi nangyayari overnight yan. Ayan ay patuloy na proseso hanggang sa maipanganak siya. At ang dulo niyan, pagkawasak. So tandaan nating mabuti na kahit na labag sa kalooban mo, basta tama, yan ang gawin mo. At kahit na gustong gusto mo, labag sa kalooban mo na mali, huwag mong gagawin. Kasi you are responsible to your own action. So kaya mga kasama, we need to be led by the Holy Spirit of God. So you need to submit to God. Learn to submit to God. Magpapasakop lagi tayo sa Panginoon. Lord, mangyari yung gusto mo, hindi yung gusto ko. At yun po yung importanteng maitama natin ngayon. So we need to be bold and radical that we are a child of God. So kung ikaw ay anak ng Diyos, pinangungunahan ka talaga ng Espiritu Santo ng Panginoon. So you are not live according to your intellect, you are not living according to your emotion or passion, you are not living according to your own will, but it is according to God's will. So tandaan nyo mga kapatid ko, mga kasama, ang tunay na tagumpay si Lord. Hinding-hindi ka bibiguin ni Lord. Kahit pa wala kang makita, kahit walang maramdaman, ang sinabi ni Lord, totoo yan. Huwag niyong pagdududahan kung ano ang sinabi ng Panginoon. At huwag niyong paglalaruan ang kasalanan kahit masarap. Masarap yan, na mali, pero kahit hindi ka nahuhuli, tandaan niyo po mga kasama, pag ang kaaway, pinagtuloy-tuloy mo yan, ang kapahamakan darating sa iyong buhay. Pero ang maganda ngayon, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, anumang mga bagay na mali sa buhay mo, na kahit gustong-gusto mong gawin, ito na yung pagkakataon na tigilan na natin to. At yung mga bagay na hirap kang gawin, labag sa kalooban mo ang pagsa-cell group, labag sa kalooban mo ang pagdi-devotion, labag sa kalooban mo ang pagpa-process, labag sa kalooban mo ang tumulong sa tao, pero yan ang tama. We are blessed to be a blessing. So hindi tayo pamparami sa church. Your life is a blessing. Alam niyo po ba na maraming mga tao ang nahihirapan sa kanilang buhay? Maraming mga tao nasa kadiliman and they need light. They need you. They need me. Kailangan tayo ng mga tao. So huwag tayong maging maramot. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang sundin natin. At kahit hirap na hirap ka, kahit hindi ka sanay, kung anong pinapagawa ng Panginoon, yun ang gawin natin. So this is my honest question to you. Anong klaseng buhay ang meron ka? What kind of life you live? Paano ka nabubuhay sa mundong ito? Ikaw ba ay nabubuhay dahil sa trabaho? Ikaw ba ay nabubuhay dahil sa emosyon? Ikaw ba ay nabubuhay dahil doon sa sarili mo lang kalooban? Ang maganda ma-evaluate natin ngayon. Bakit? Paano nga ba ako nabubuhay? At para saan nga ba ako nabubuhay? Tandaan natin mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Espiritu Santo gagabayan kanyan. At ang Espiritu Santo ay persona. Dapat hindi kayo magkakontra. Tandaan natin mabuti kapag dumating ang pagkakataon na magkakontra na kayo ng Holy Spirit ni Lord,
learn to submit. Learn to surrender. Lord, ikaw ang masunod, hindi ang sarili ko. O kaya, mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo na mag-practice tayo ng submission. Ang submission, mga kapatid, yan po yung tanging paraan para makalaban tayo sa mundong ito, makaharap tayo sa kaaway. May kaaway ang mundong ito. No, may kaaway ang Panginoon. At tayo kakampi ng Panginoon. Kasama tayo ng Panginoon. God is with you. Christ is within us. So tandaan nyo, mga kasama, ang Panginoon at ang mga anak ng Panginoon, may kaaway yan. Walang iba kundi si Satanas. Pero gusto kong sabihin sa inyo para maintindihan yung mabuti na si Satanas ay walang kapangyarihan. Evil is powerless if you know how to fight the evil. You don't need to fight the devil. You don't need to fight the evil one. Hindi mo kaya yon. You need to do is to surrender. Kanino ko susurrender? Not to the evil spirit, but you need to surrender to the Holy Spirit of God. In James chapter 4, verse 7, ito yung powerful word na dapat ma-receive ng bawat isa sa atin. Alam nyo, sometimes, yung intellect natin, yung emotion natin, yung feelings natin, yung will natin, hindi mangyari because our spirit is not submitted to God. So napakadaming deception sa buhay natin, kaya hindi mangyari kung ano ang bagay na gusto ng Panginoon. But learn to submit to God. No, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. So mga kasama, ang kaaway, mawawala ang kapangyarihan sa buhay mo pagka ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon. So kaya, kung gusto mo ng katagumpayan sa buhay mo, let the Holy Spirit lead you. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit protect you. Let the Holy Spirit provide in you. So the Holy Spirit is a person at ang dapat kumbinyente siya nakasama tayo. No, kung gaano natin kakilala yung kaibigan natin, kung gaano natin kakilala ang cell group natin, ang kapamilya natin, dapat mas matinding pagkakilala sa natin sa Holy Spirit. Yung po yung pinaka pwede nating magawa na ang Holy Spirit palagay ang loob sa iyo. Huwag mong pabayaan na naranasan mo na yung ano, yung duda ka sa katabi mo. Mukhang manduro ko to, ha. Uy, mag-ingat kayo. Hindi lahat na nasa church. Mabait. Meron din dyan nandudukot. No, may nandudukot din yan. At kung ikaw ang mandurukot na yon, sumuko ka na. Hindi makakabuti sa'yo yan. Hindi makakabuti sa'yo yan. Sapagkat ang magnanakaw ay hindi makakapasok sa kariyan ng langit. Kasi ugali yan, mga kasama. No, so, kaya yung mga wallet nyo, ay ingatan ninyo, pero huwag niyong pakinulaan na katabi niyo. No? So, mga kasama, babantayan natin mabuti yung sarili natin. No? Bantayan natin yung sarili natin. Huwag yung ibang tao. Let us align ourselves doon sa kung anong gusto ng Panginoon. Tandaan niyo po, pag umalign ka doon sa gusto ng Panginoon, sigurado ako magtatagumpay ka. At sigurado ako, hindi ka lang magtatagumpay, magiging masaya ang iyong buhay. At hindi lang magiging masaya ang iyong buhay, pagpapalain ka sa lahat ng aspeto sa buhay mo. At hindi ka lang basta pagpapalain, magiging fruitful and productive ka pa. At magiging impluensya ang buhay mo, makakapag-create ka ng impact sa iba. So kaya, ang challenge ko sa bawat isa sa atin ngayon, evaluate nyo, anong klaseng buhay mayroon ka? Kontento ka na ba? O naghihintay ka pa na matinding gagawin sa'yo ni Lord? Kung may gusto mo ng matinding gagawin sa'yo ni Lord, dapat may matindi ka rin ginagawa para kay Lord. Hindi ka pwedeng mag-expect ng matinding bagay na gagawin ni Lord kung ang ginagawa mo lang umattend. So dapat nag-a-advance ka ng righteousness, nag-a-advance ka ng holiness because the Holy Spirit business is to transform the world for God's greater glory. So kaya, ang gustong-gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, meron siyang mga kasama, meron siyang mga katuwang. Ikaw at ako gagamitin ng Panginoon. Mula sa kadiliman, aayusin ng Panginoon ang ating buhay. So sa mga sandaling ito, gusto kong evaluate natin mabuti sa mga nasa online. Anong klaseng buhay meron ka? Ano nagda-drive ng buhay mo? Ano yung mga sinusundan mo sa buhay? Siguraduhin natin ngayon na, Panginoon, susunod ako sa iyo kung anong gusto mo kasi anak mo ako. Kaya dapat maging hayag sa atin, buhay sa atin ang salita na ito. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Those who are born of flesh are flesh. But those who are born in Spirit are Spirit. So kaya mga kasama, you need to align yourself.
doon sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. And the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Do you want to receive those things in your life today? So kaya mga kasama, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, masunurin ka talaga. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mahirap na sumunod sa Diyos. Maaring tayo ay masyadong malalim ang impluensya ng sanlibutan sa atin. At bago-bago ka palang nagpa-practice na sumunod sa Panginoon, good for you. Good for you. Practice it. Your life will never be the same. If you decide today, Lord, I will follow you. Lord, ikaw ang magdadirect ng buhay ko. Huwag niyong hanapin ang kayamanan. Huwag niyong hanapin ang kasaganaan. Tandaan niyo po, mga kapatid ko, gusto kong maintindihan niyong mabuti na hindi ka, huwag ka mag-pray ng kayamanan. Hindi ka payayamanin ni Lord. Ang ipag-pray ninyo yung ability. Diyan ka payayamanin ni Lord. So Deuteronomy 8:18, sabi ng word ng Lord dito, tingnan niyo po itong Deuteronomy 8:18. Sabi ng verse, but remember the Lord your God. Sabay-sabay nga tayong sabihin, remember. So ito, hindi ito para sa mga malilimutin. Ito ay sa marunong umalala. But remember the Lord your God. Sino daw ang aalalahanin? Si Lord. Huwag mo mong kakalimutan si Lord. Huwag mong imemeditate ang problem. Huwag mong imemeditate ang iyong sitwasyon. Huwag mong imemeditate ang iyong pagkakamali. Just remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Mga kasama, mga kapatid, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi wealth. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, ability. So you need to improve yourself. You can do better than who you are today. You are the best. Kaya hindi ka pwedeng tamad. Increase mo yung iyong ability, increase mo yung iyong skills. And God will help you. He will help you to produce wealth in you. So kaya mga kasama, bantayan natin yung sarili natin na mag-align sa salita ng Diyos. Always remember that everything that you do, it is not based on your effort. It is not based on your intellect. It is not based on your emotion. Even in your own will. But it must be based on the promises of God. Sabi ng verse, and so confirm His covenant. Our God is a God of covenant. When we talk about covenant, it's a relationship. Gusto ng Panginoon na nakikipagrelasyon tayo sa Kanya. Pakisabi sa katabi, kailangan ng sacrifice. Every covenant, it requires sacrifice. Tingnan niyo po yung mga nagpo-propose. Nakaluhod pa. At ang sabi, will you marry me? Will you marry me? Anong ibig sabihin nun? Pumapasok sa isang covenant. Pero bago ka makapasok sa covenant, kailangan munang bumili ng ring. Come on. That is covenant. Covenant is useless without sacrifice. But if you want to honor the covenant, you need to learn how to sacrifice. So, which He swore to your forefathers as it is today. Pakisabi sa katabi, hindi na-outdate si Lord. Kaya hindi siya nag-upgrade. Nagiget niyo po ba mga kasama? Hanggang ngayon, pangako pa niya yan. Pero hindi lahat marunong mag-sacrifice. Hindi lahat nag-i-increase ng ability. So tandaan nyo, ang Holy Spirit, God wants to promote you. Gustong-gusto kanyang i-promote, ikaw na lang ang hadlang. Gustong-gusto kanyang pa-asenso, ikaw na lang ang hadlang. So learn to obey God. May matinding gagawin sa iyo ang Panginoon. No, kaya mga kapatid ko, mga kasama, ang Espiritu Santo, hindi ka pababayaang mahirap. Ang Espiritu Santo, hindi ka pababayaang nangungupahan lang palagi. May gagawin sa iyo ang Panginoon. So gusto kong panghawakan ninyo yung mga pangako ng Panginoon sa inyong buhay na hindi kayo forever na empleyado. May mga improvements sa life ninyo because God is good. Kaya lang unahin nyo lagi si Lord sa buhay po ninyo. Si Joanne, nandiyan si Joanne. Kitang-kita natin kung gaano mag-work ang Lord sa kanyang life. Simula sa isang kabataang walang pangarap, nagkaroon po siya ng pangarap at nakatapos ang kanyang pag-aaral, sinubukan po niyang mag-career, pero hindi talaga siya doon. Sinunod niya kung anong plano ng Panginoon. At ang plano ng Panginoon, nire-reveal sa word ni Lord. Alam niyo po, ang naiintindihan lang ni Joanne, yung sumunod, kahit di niya na kikita. Ngayon po, may MC Kat.
At kung nangyari kay Joanne, mangyayari din po sa inyo yan. Bibigyan kayo ng Panginoon. No, bibigyan kayo ng Panginoon. At yun po yung prayer natin ngayon. Lord, lead me. Lord, guide me. Huwag po yung sarili kong karunungan, huwag po yung damdamin ko, huwag din po yung sarili kong kalooban. Lord, kahit dumating po yung pagkakataon, labag na labag ang pagsunod ko sa iyo, labag na labag ang kalooban ko, Lord, mangyari pa rin yung gusto mo. That's our prayer. Kasi anak ka talaga ng Diyos. Makikita ang manifestation na anak ka ng Diyos kapag masunurin ka. At ang pagiging masunurin, ugali po natin yan. May nakakakita, wala nakakakita, lahat ng masunurin yan. Ang pagiging masunurin, wala sa lugar. Ang pagiging masunurin, wala sa mga kasamang tao. Ang pagiging masunurin, karakter mo talaga yan. Kung talaga anak ka ng Diyos, kahit saan ka pumunta, anak ka talaga ng Diyos. Hindi pwede yung dito ka lang anak ng Diyos sa loob ng chapel. Paglabas mo, hindi na. The Holy Spirit testifies that we are sons and daughters of God. And if you are sons and daughters of God, you will receive His promises. Pasasaganain ka ng Panginoon, aayusin ng Panginoon ang mga bagay na hindi ayos sa'yo. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid ko? And let me pray for you. Kung maaari na-realize natin ngayon yung pagsunod natin sa Panginoon, sometimes kumukontra yung kalooban natin, at many times, nasusunod natin yung gusto natin, hindi yung gusto ni Lord. At ngayong hapon, ngayong gabi, pwede bang isuko natin sa Panginoon? Let's surrender it to God right now. Lord, Your will be done, Lord, not my will be done. Kahit na kumukontra ang isipan ko minsan, kahit na kumukontra ang kalooban ko minsan, kahit na kumukontra ang damdamin ko minsan, Panginoon, isinusuko ko na po ito. Just raise up your hands and make a confession before God. Magkaroon tayo ng repentant heart, submissive spirit. Lord, thank You for Your word. Thank You for Your presence. Thank You, Father. Bless each and every one of us na nasa lugar na ito, Panginoon. Wala pong uuwi na ang buhay niya kagaya pa rin ng dati. Kundi ngayon, Panginoon, ang iyong santong espiritu ay masusundan namin, Panginoon, kasi magiging sensitive kami, magiging gentle kami. At kung anong gusto mo, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay namin, susunod kami sa iyo. Lord, tanggalin mo ang religious spirit sa buhay po namin. Kundi, Lord, maging anak mo talaga kami at maging kami ay mamamayan ng iyong kaharian. Father, bless each and every one of us. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Gamitin mo para sa iyong kalwalhatian. At ang mga nasa online, nandito sa onsite, Lord, bless. I-bless mo, Panginoon, para maging blessing yung life namin. At ngayon, nakipag-reconcile na tayo sa Lord. May covenant si Lord sa bawat isa sa atin. As it is today, if you really love the Lord, ask for the ability na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Receive in your spirit and He will give you more ability. The more ability, the more you can produce wealth. Ask God for opportunity and ability today, especially young people, manalangin kayo, mangarap kayo na ibibigay sa inyo ng Panginoon ang mga bagay na ito. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Father, thank you. We receive these things. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Bigyan natin.